May tahas mga bro, maliit. Magsasama-samahin natin para mabuo ang pamingwit. So, magandang umaga sa inyo mga bro. Ngayong umaga ay narito tayo sa bundok. Dahil sa video nga na ito mga bro ay gagawa tayo ng pamingwit na isa sa mga tradisyonal na pamingwit dito sa Maytalim Island. Ito nga kawayan mga bro ang isa sa mga materials na ginagamit na pamingwit. Dating hindi pa naman talaga uso yung mga fishing reel, fishing rod. Kaya babalik tayo sa panahon na hindi pa uso ang Jollibee. Yun mga bro, samahan nyo ako, gagawa tayo ng isang pamingwit na gawa sa kawayan. Let's go! So mga bro, ang kawayan ay isa talaga sa importanteng gamit dito sa isla ng Talim. Dahil isa ito sa mga ginagawang materyales mga bro sa paggawa ng papag, paggawa ng mga kulungan ng manok o kung anumang hayop, mga cabinet o kahit anuman na ginagamitan ng kawayan ay isa talaga to sa number one na materyales dito sa Talim Island. Bukod doon mga bro, ang kawayan ay isa rin sa napaka-importanteng gamit sa lahat ng pamamalakaya dito sa Talim Island. O gamit sa palaisdaan kung ikaw ay mangingisda. Ginagamit to mga bro sa pantulos ng fish pan, sa fish cage, sa mga skylab, o kahit sa ating pamamante na syempre kailangan natin ng talian. Ay kawayan talaga ang isa sa importanteng materyales dito sa lawa ng Laguna Lake. Kailangan, hindi lang ng mga mangingisda kundi yung mga narito sa bundok. At ngayon nga mga bro ay gagawa tayo ng pamingwit na gawa sa kawayan. Naaalala ko nung mga bata pa kami mga bro ito talaga yung isa sa mga dati naming gamit sa pamimingwit. So kawayan talaga at isang palantaw at isang hook katalo na. Makakahuli na kami ng isda at makakapagluto na kami ng mga kaibigan namin sa tabing lawa. So yun, natataga na tayo mga bro ng kawayan. Let's go! So may dalawang paraan kami ng paggawa ng pamingwit na gawa sa kawayan. Yung isa mga bro ay pakayas at yung isa naman ay yung solid o yung mga sanga ng kawayan. Sa pakayas mga bro, ang ginagamit dyan ay yung malalaking kawayan na binabaak namin yan at kinakayas. So parang ganyan mga bro, so babaakin yan at kakayasin hanggang sa maging pamiwas. At yung isa naman mga bro ay yung tinatawag namin na parang solid siya o mas matibay. Yung mga sanga ng kawayan na ganito, ayan na, kakalisan lang natin yan mga bro. At pwede na yung pamingwit, katalo na yan. A few moments later. May tahas mga bro, maliit. Doon lang pala sa ulo natin. Munting na tayo mabagsaan. Meron niya mga bro, may ahas doon sa taas eh bumagsak. So munting na tayo mabagsaan. At ang gagamitin niya natin ngayon ay yung pinatawag namin na solid, yung mga sanga ng kawayan. Kasi meron ako sa bahay mga bro ng mga scrap na mga dati kong pamiwas na nasira. Pwede nating maayos at pwede rin natin siyang i-convert sa reel. Mas maganda, mas upgrade yung gagawin natin ngayon na pamiwas. At plano ko mga bro na itong pamiwas na to ibibigay natin kay George. So naaalala nyo si George mga bro? Siya yung bata na lagi nating kasama every time na tayo namimiwas dito sa habagatan. Igagawa natin siya ng pamingwit na kawayan pero may reel. So hahanap lang tayo mga bro ng pwede natin gamitin na kawayan. So yun mga bro, at nakakita na tayo ng sanga na pwede natin gamitin. So ito ay pwede na siguro. So papakinisin na lang natin yan. At pwede na yan, na pamingwit. Ayan, tagay na natin mga bro. Ayan mga bro, dalawa yung kinuha natin. At kasi yung una nating kinuha mga bro, hindi ako nagagandahan no.
So ito yung isa. So siguro ito mga bro yung ating gagamitin. So yun, kalisa na natin mga bro. No. Mga bro, ayos na yung ating kawayan at uuwi na tayo. At para ma-set up na natin tong pamingwit. So yun. Narito na nga tayo at ito yung ating tinaga na kawayan na gagawin natin na pamingwit. Pero gaya na sabi ko mga bro, ang pamiwas na gagawin natin eh medyo i-upgrade natin ngayon. So lalagyan natin siya ng reel, na ring guide para medyo maganda. Hapon kasi mga bro, so pasensya na kayo, medyo mainit sa ano. Hapon kasi mga bro, ay naglinis ako ng aking mga gamit at nakita ko tong isang sirang sa handle. Ilagay ng reel mga bro. So yan, at pinutol ko siya dito, magkabila, dahil pwedeng gamitin nga dun sa naisip ko na pamiwas. So aril naman natin mga bro, nung isang linggo ay bumisita ako kay paring JC. So shoutout sa'yo pre, at may binigay siya sa akin na reel. So yung lumang luma niya, nakauna-unahan niyang gamit na reel, yung plastic mga bro. Kung naalala niyo yung binigay natin kay Junior na pamingwit, eh ganun yung reel. So ito yung plastic. So yan. Talagang magagamit pa. So si paring JC kasi ay nakabili na ng mga bago niyang pamiwas. Kaya ibinigay na lang sa akin to. Sabi ko sa kanya, pre, anong gagawin ko dito? Sabi niya, ikaw na bahala. So yun, at ibibigay natin sa bata. Pero sana magustuhan ng bata yung ano, pamingwit natin kahit kawayan lang. Kaya mga bro, at itong tatlong to, ito yung pagsasama-samahin natin para mabuo ang pamingwit. Una mga bro ay pinag-iisipan ko kung paano siya ipapasok dito. So naisip ko kung papalitan natin to, parang papangit naman, mawawala yung design ng pagkakawayan niya. No? Naisip ko na dito siya ilagay, umpisahan sa may unahan. Since maliit naman yung kawayan natin sa bandang unahan, eh siguro bago umabot dito, eh masikip na. So yun, subukan natin mga bro. Papasok natin. Kaya pasok lang natin. So dapat mga bro, yung ilalim kung saan tayo maglalagay ng reel ay nakaayon dun sa hukob yung kawayan. So si Tol DC, naglalaba. Kaya mga bro, medyo masikip na siya. So hindi siya nasagad sa dulo mga bro, pero hapit na siya. So pwede na to. Ayan. Pwede na. Wala, shout out sa ating asawa na naglalaba. Arena de la Cruz Gondra. At shoutout din sa kapianan dyan sa Cavite, Carlos de la Cruz Senior. Sa Tita Jane, shoutout dyan sa Cavite. Ingat kayo dyan. Shoutout kay Ethan Little Vlogger. Ayan, okay na ba? So ngayon ay ilalagay na natin yung reel na galing kay paring JC. Ayan, shoutout sa'yo pre. At ibibigay natin ito, pamilos na ito sa bata. So ito na yung reel mga bro. At ilalagay na natin. So sana pwedeng-pwede, no? Ayan. Kay Paul na lang daw to kasi bibigay na lang natin yung bago niya. Maglalaba muna tayo mga bro. Ayan, pwede na. Ah, mga bro, at nailagay na natin siya. Yan siya, oh. Ganda! Parang ruleta, may tunog pa. So, taya na sa ruleta. At yun, ang problemahin na lang natin ngayon mga bro ay kung paano siya lalagyan ng ring guide. So, hanap tayo ng mga ring guide na pwede natin gamitin dito sa kawayan. Sa ring guide naman mga bro, nakakita tayo ng ano, ng sirang rod na may tatlong ring guide. So, isang tip at dalawang ring guide. So, ibabalance na lang natin siya doon sa kawayan para mapapasok natin siya. So, para mahirap lang siyang tanggalin, no? Pero try lang natin. Sana matanggal pa natin.
Yun, natanggal na natin siya. At ngayon, ay ipapasok natin siya dito sa kawayan. Na natin kung kaya natin ipasok. At yun, ay lagay na natin yung isang ring guide. At isa lang yung nagamit natin na ring guide, mga bro. At siguro haharap na lang tayo na isa pa dito sa bandang gitna. Kasi masyadong malayo yung gap. At itong tip naman, mga bro, ay ilalagay na lang natin dito. Since solid naman siya, matigas, ay ilalagay natin dito saan natin tatalian ng braided. Ayun. Yung mga bro, tatapos na nga natin yung pamingwit na gawa sa kawayan. So yung mga bro, at nilagyan na rin natin siya ng ano mga bro, ng floater. At nilagyan natin siya ng tingga, pati hook. Yan. Kanina, kakadating lang namin ito sa aming pagka-casting, ay nakita natin si George sa Brazil. Sabi ko, umahon siya. Kaya lang ibibigay ako sa kanya. So tingnan natin kung bago gusto niya mga bro, baka itapon to. Pansaliga, wala pa kasi yung sponsor mo. Eh, okay na ba yung ganito muna? Okay na. Pag dumating nila yung sponsor mo, saan ay tamibigyan ng piwa sa maganda. Promise yun na. Promise. Hindi ka telem yan. Ito yung mga kailan na ibigay niyan. Salamat po, JC. Yan ay. Ayan mga bro, at si JC kasi yung nagbigay nung reel. So sabi ko, ibigay na lang natin sa bata para kahit pa paano eh, magamit na. Buti naman at nagustuhan ni George. So atay nyo, ang shoutout nyo. At yun mga bro, at natapos na naman tayo sa isa nating vlog. At naipakita natin doon mga bro kung gaano nga ba kahalaga dito sa Talim Island ang kawayan. Hindi lang sa palaisdaan at kahit sa bundok at kahit dito sa barangay ay talagang importante ang kawayan. At sa video nga na to mga bro ay gumawa tayo ng pamingwit na gawa sa kawayan. Kahit papano ay nilagyan natin siya ng fishing reel para medyo upgraded naman yung ginawa natin ng pamingwit. At buti na lang kahit papano ay nagustuhan yun ni George. So sabi ko kay George eh habang wala pa tayo magandang pamingwit na maibigay sa kanya eh patyagaan niya na muna yun. Mahilig talaga yun na mamingwit. Si Perdi ay nagpapagawa rin. So, subukan natin igawa sa mga susunod na araw, mga bro. Yun, at ano pa ba? Meron pa ba tayong bagong update dito sa ating Talim PH headquarters? So far, mga bro, eh, wala pa naman tayong bagong update dito sa ating headquarters. Tingnan natin sa mga susunod na linggo kung meron tayong bagong update. Yun, syempre, bago tayo matapos, mga bro, eh, shoutout ulit tayo. So, medyo hinabaan ko itong ating shoutout. Hinabihan ko. Kasi yung video natin, eh, hindi ganun kahaba. Shoutout sa iyo, Cel Bulante ng Barangay Sapang, shoutout bro. Yupoldo Martinez, shoutout. Ian's TV, shoutout din sa iyo. Belps TV, Renina Andaya, shoutout din sa iyo. June Banasihan, Corps Marlon, shoutout din sa iyo. Shoutout din sa iyo, bro John John at Ate Helen Aramil, shoutout po. At lagi kang mag-ingat sa biyahe. At wag lang kayong dadaan diyan sa isang barangay malapit sa Pipindan. Yung lang po. Sarti Pumoseno, shoutout bro. Shoutout din sa iyo, Rayan Mansana. Shoutout sa lahat ng mga Bay Laguna employee na Joanne Panisales, Joy Flores, at Anselmo Masarap, ang PSG ng Bay District. So shoutout po sa inyo, Ryzen Hipolito. Shoutout din sa iyo, Bro Emong Candelaria. Luis Jos TV PH, shoutout bro. Shoutout din sa iyo, Ben Tiada. Aaron Sinidosa, shoutout bro. Shoutout din sa iyo, Jiki Sinoy. Philip Garcia, Henry Jeronimo, Orly Van, shoutout din sa iyo Philip Garcia, Labros Philip Gonzalez aka Tata Speed, shoutout po. Shoutout din sa iyo Ben Pajardo, Fishing with Junin Angie, shoutout bro. Bro Jefferson De La Cruz, Raymond Francisco ng Riyadh, Saudi Arabia, shoutout bro. Alante Gragera Jr., shoutout bro. Shoutout din sa iyo Jeffrey Figuracion, Reynance Adventure, shoutout bro. Shoutout din sa iyo Marjorie Stationer Baez, Michael Carino, shoutout bro. Shoutout din Hook Ups Brothers Fishing, Master Kalawit Vlog, Amang Kalbo TV, shoutout sa iyo. Ulas TV, shoutout din sa iyo Ace De Los Santos, Money Boy Kayers Vlog, shoutout bro. John's Fishing Adventure, shoutout din sa iyo. At yan yan Fishing is Real TV, shoutout sa inyo mga bro. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel Talim PH. At kung ngayon ka palang napadaan mga bro sa ating channel, eh hit mo na yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para syempre nga eh lagi ka ng update.
updated sa mga bago nating uploads. At huwag na huwag kalilimutang i-like, mga bro, dahil malaking bagay na nga yan sa ating channel. Yun, at hanggang dito na lang, mga bro. Magkita-kita tayo next vlog. At bye-bye!